Hello po mga Cardi CTV, kumusta po kayo? Ang gagawin po natin ngayon ay isang refrigerator na ayaw lumamig. So madalas ko pong mabasa sa mga comments po ninyo sa mga videos po natin kung ano ba ang dahilan ng hindi paglamig ng isang refrigerator. So makikita po natin ngayon sa ating video ay isang kundura na frosting type na refrigerator. So ito po siya. Hindi daw siya lumalamig. So, tignan po natin. Hindi daw lumalamig. Check nga natin, baka may leak. So, ang una po nating gagawin kapag hindi lumalamig ang ating refrigerator ay check natin yung kanyang compressor. Malalaman po natin kung yun ay isa sa isang dahilan. So, marami po kasing maraming mga nagtatanong sa comment section, mga nagre-request ng ganitong video. Ano daw yung mga dahilan ng hindi paglamig ng ating refrigerator? So, marami pong dahilan ng hindi paglamig ng ref. Pwede pong kulang sa freon, walang supply ng kuryente dahil sa faulty na thermostat, relay, OLP. So yan, didiscussin po natin yan ngayon mga Cardi CTV. So samahan po ninyo ko na ayusin yung ref na to. Ayan mga Cardi CTV, gusto ko ipakita sa inyo yung kanyang wiring diagram. So napakasimple lang ng wiring diagram ng refrigerator po natin. So ito po yung kanyang compressor. So dadaan siya dito sa relay papunta sa line 1. At pupunta siya dito sa thermostat, temperature control, then isan to pupunta, ito yung sa bumbilya, line 2. So i-check po natin ang linya ng kuryente. Ma-check po natin kung may putol dito mga Cardi CTV. Pero kung nag-high ampere ang inyong refrigerator, ang 99% po mga Cardi CTV, ang sira po niya ay yung relay. So, i-check po natin yan mga Cardi CTV. Ito po yung kanyang likod. Ito, na makikita natin yung compressor. Mukhang pinagawa na nga talaga itong ref na to. Ito yung kanyang compressor. Then, filter. Ito yung kanyang condenser. Ngayon mga Cardi CTV, paano po natin malalaman yung dahilan ng hindi paglamig ng ating refrigerator? Una po ay i-plug in po natin, isaksak natin siya gamit ang ammeter. Doon po natin malalaman kung aandar ba ang compressor. Kasi po itong compressor mga Cardi CTV, ito po yung heart of the system. Ngayon po kung hindi aandar ito, walang magpapump o walang magpapacirculate ng refrigerant, natural po hindi lalamig ang inyong ref. Kaya ang una po natin gagawin, i-check natin ang compressor kung aandar ba o hindi. Para ma-check po natin mga Cardi CTV kung bakit hindi lumalamig ang ref na to, ay i-plug in po natin siya. Gagamit tayo ng ating ammeter, set natin siya sa 20 ampere, tapos i-plug po natin. Tapos pakinggan po natin siya mga Cardi CTV. Ayan, makikita nyo, 5.6 ampere. So, nag-high ampere siya. So, ilang amperahe lang ba dapat itong compressor natin? Nasa 0.7 hanggang 0.8 lang dapat. So, 5 point something high ampere. So, kung ganun mga Cardi CTV, base sa aking experience sa pagre-repair ng mga ref na ganito, ang kadalasang sira po nito ay relay. So, paano po natin makikita? Saan makikita po yon? Dito sa takip ng crankcase ng ating compressor. May lock po ito mga Cardi CTV. Pero sa pagkakataon pong ito, wala na siyang lock. Hindi na po naibalik nung dating gumawa. Ngayon po, bago natin buksan po ito, huwag po ninyong kalimutan na i-unplug. Kasi po, baka mamaya binubuksan nyo na. Binubuksan na natin, hindi pa na-unplug o hindi pa natanggal sa saksakan. So, hindi po maganda yon. Tanggalin po natin ang ating plug bago natin buksan.
safety first mga ka-RGCTV. Ayan, tatanggalin ko na siya. At makikita po ninyo, ayun po yung relay. So ito po ang karaniwang nasisira. Ano ba ang cause ng pagkasira ng ating relay? So nasisira po ito kapag namamatay yung kuryente, tapos bigla siyang babalik. Wala pang 30 seconds, babalik na. So mag-a-ampere. Ito po ang unang bumibigay yung relay natin. So paano po palitan yan? Ituturo ko rin po sa inyo mga ka-RGCTV. Tanggalin natin. Tanggalin natin mga ka-RGCTV. So ito yung relay. Ayan, nagsishake na nga siya at tumutunog na. Kapag nagsishake siya, siguradong sira. Asan na yung pampalit natin na relay? Ito yung ipapalit natin. May extra tayong relay pa dyan. Kapag shinake mo ito, wala. Basa ata. Wala. So, ito po ipapalit natin. Mga stock na inipon-ipon nating relay. Ito. So, anong pagkakaiba ng relay natin na parehas lang po ito? Anong pagkakaiba nila? Ito si Rana. Pag shinake mo, kumukulog. Ito hindi. So, gagamit, try din natin gumamit ng ating, dito Johnny, ng ating, pag tinester mo to, continuity. Yan, meron. Ito. Meron. Pag tinester mo ito, dito, wala. So, sa continuity, wala. Sira siya. Oo. And dito matest rin sa kabila. Wala. So, ito ang sira mga ka-RGCTV. Ito na yung pampalit natin. So, saan po mabibili ito? Sa mga refrigeration and air conditioning shop na nagtitinda rin ng supply mga ka-RGCTV. Ewan ko kung meron din sa electronic shop. Meron din po siguro. So, dali nyo na lang po itong sample po ninyo. So, dalawa po ang relay. Yung iba, nakatayo siya. Nasa taas siya ng OLP. Yung karaniwan naman, nasa baba. Yung brand na LG, yung mga bago, nasa taas ang relay. Kapag luma naman, yung mga ibang brand, nasa baba. Katulad nito, ito ang OLP, nasa baba. Ayun siya. Oh. Dito papasok mga ka-RGCTV. Itong dalawang butas. Itong dalawang butas ng ating relay. So, dyan siya papasok. Then, dito pupunta yung line 1 o kaya line 2. Papasok yung isang line dito. So, kapag nagsishake ito, sira na po ito. Sira na. So, kailangan pong palitan. Subukan natin i-install. Install ko yung ating relay. So, install natin siya. Ito, may dalawang parang pin doon, papasok sa dalawa. I-install na natin yung ating relay. Yan. Pasok natin, tapos ito dito. Ngayon mga ka-RGCTV, kahit magbaliktaran po ito, wala pong problema. Yung puti, pupunta dito sa relay, o kaya yung red, punta sa OLP, wala pong problema yan. So, pasok natin siya. Yan. Ngayon, huwag muna natin siyang takpan. Ipa-plug in natin siya ngayon na may bagong relay. Tignan natin mga ka-RGCTV kung mapapaandar niya na yung ating compressor. Ayun. Narinig nyo ba yun mga ka-RGCTV? Mandar na siya. Kanina, nag-high ampere lang. So, observe natin ngayon kung lalamig na yung ating unit. Ilang amperahin niya? 1.2. So, bababa pa po yan. Mga 0.8, ganun. Tapos, observe natin yung kanyang condenser at saka yung evaporator kung lalamig. Oh, RGCTV itong kanyang condenser. Kung umiinit na ba yung condenser? Medyo warm na. Medyo warm na yung condenser natin. Ganun din yung ating umandar na yung compressor. Ngayon mga ka-RGCTV, check natin ang evaporator kung
Ito, buksan natin itong evaporator niya. Maririnig nyo yung circulation ng refrigerant natin. Yan. So, ibig sabihin nagpa-pump na yung compressor. Makikita nyo may mga konting usok na. So, good na to mga ka-RDC-TV. So, relay lang. Magkano lang po ang relay? Hindi po ako nagkakamali. Nasa 200 plus hanggang 300. So, ito lang po ang dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ref natin. Napakasimple lang, di ba mga ka-RDC-TV? Ngayon po, kung nagustuhan ninyo ang ating video, mangyari lang po na paki-like, share at subscribe po ang ating channel. At huwag din po ninyong kalimutan i-click yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So hanggang sa muli mga ka-RDC-TV, maraming salamat po. Ito ang RDC-TV, ang teknisya ng bayan.